Hi guys! For today's video, excited ako i-share sa inyo yung nakikita nyo naman sa title ng video na to, ang aking new camera. Yes guys, meron na tayong new camera. And I bought this last February 2 sa SM MOA sa My Camera House. Ito yung Canon EOS M50! I'm so excited! Siyempre sa video ko, nakalagay sa title, unboxing. Pero siyempre din na-unboxing ito kasi last February 2 pa. Then, excited na ako. Hindi ko lang siya agad na film kasi medyo busy ako sa work. Then, ngayon lang ako nagkaroon ng time. And, bago ko totally buksan yung camera is, magkaroon muna tayo ng little kwentuhan kasi hindi naman kasi talaga ito yung first choice ko ng camera. Ang first choice ko is yung EOS M100 kasi mas afford ko yun. Kasya yung cash ko sa M100. Then, ang downside lang kasi nung napinag-isipan ko is wala siyang external mic. Feeling ko kailangan ko ng mic lalo na kapag travel vlogs kasi syempre yung hangin, yung ingay kapag nasa labas ka. So matagal-tagal ko siyang pinag-isipan na kung M50 ba kasi malaki yung price difference niya kung yung M50 ba or yung M100, pero syempre nahulog yung loob ko sa M. Let's go. This is the EOS M50. Etos lang na unboxing video tayo. So first is this na ipapakita ko sa inyo. Ito yung sa charger niya. Yan, ganyan yung dulo niya. Kailangan nyo pa ng adapter para masaksak siya sa current natin. Yan. Syempre yung charger. This is the Canon M50, yung charger. May nakalagay dito, charge then full. Kapag nag-charge ka, ang makikita nyo dito is orange. May indicator siya na full siya. Kapag nag-green na siya, then nandito na yung ilaw niya sa full. Ganun yung pag-charge niya. And syempre, yung battery. Yan, yung battery na Canon. And syempre, may kasama siyang strap na nakadikit na sa camera. This one, ito yung strap niya na free. Meron din siyang kasamang manual. And meron din siyang kasamang lens. Ito yung tinatawag na kit lens. Kit lens is yung kasama na mismo sa inyong camera. Ang kit lens ko is 15-45mm. Ayan. Meron siyang lock. And proceed tayo sa pinaka-camera. Kilig-kilig ako kasi pangarap ko lang to din ngayon nasa akin na. This one. Ta-da! Dalawa yung choices doon. It's either black or white. Pero syempre babae ako. Mas nahulog ako sa white. And para sa akin kasi ang common na nung black. Oo, madumihin yung white. Pero syempre aalagaan mo naman eh. Sa black kasi parang para sa akin na ang common, ang dami nang gumagamit. So, mas pinili ko yung this one, white. And ayan, meron siyang lock. Yan, sabi ni kuya doon, ay ni ate, na nag-demo sa akin. If ever na hindi naman daw ginagamit, then wala yung lens. Lagi lang daw sasara kasi medyo sensitive yung part na ito. Then, meron na rin siyang rear view, external rear view. And meron siyang push on na flash. And ito siya, natitilt ang kanyang this one, ang kanyang tinginan there, natitilt yan. Touchscreen na rin to guys. And sige, pakita natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung difference nito. Mamaya ito yung gagamitin natin camera. Ayan, may HDMI na rin siya. And ito yung pinakagusto ko. Yung sa mic. Ito talaga yung pinaglaban ng camera na to eh. Talagang ito yung humulog sa loob ko, yung mic. Kasi gustong gusto ko talaga magkaroon ng mic. And
Hindi ako nakaabot sa promo ng camera house na may kasamang mic. Kasi hanggang January 31 yung may kasamang mic. Then February 2 ako bumili. So kahit anong pilit ko kay ate, hindi niya talaga ako pinagbigyan. Kasi yun daw yung kanilang promo. Ang naging promo sa akin is, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Then, lagay ko lang yung battery. So, ayan, nailagay ko na yung battery. Then, this one, kung paano ilagay yung lens, ayan. Nakikita nyo tong white na to, itong white na to. Then, itong white na to sa kit lens natin, ipagdidikit nyo lang siya dyan. Then, may maririnig kayong... Yun. Pag narinig nyo na yung click na yun, ibig sabihin, ready to go na yung camera nyo. Then, tatanggalin nyo na yung cap. Then, ayan. So, let's open! So, pag in-open nyo, ganyan siya. Ang nakasulat is push and hold this one. Ito. Push and hold this one kasi kailangan nyo munang i-open yung camera lens. Yan. So, ayan. Nakikita nyo yung sarili nyo, guys. There. Nakita ko kayo dito. So, ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo. Nah, hi! Zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. So, ayon. Tignan natin kung anong difference ng sa camera ko. Then, mamaya, ito na yung gagamitin ko. So, ayan, gamitin natin yung ating Canon EOS M50. Then, okay ba yung sounds, guys? Kasi wala pa akong mic eh. Eh, hindi ko pa rin naman ito natatry na i-transfer sa cellphone. Then, hindi ko pa narinig yung video quality niya. So, ayan, gamit ko na siya. Aha, kita niyo lahat ng chismis sa aking mukha. And konting ano lang, konting review lang sa camera na to, yung natatandaan ko sa sinabi sa akin ni ate, eh, this camera is using a Digic 8 processor. Isa daw yon sa mga pinakabagong may offer ng Canon sa kanilang mga mirrorless camera. Then meron na rin tong dual focus, so madali tong makadetect lalo na ng face ng tao. And mabilis siya sa focusing, hindi siya lag sa focusing, as you can see. Yan, Canon din. Kapag inalis ko, ayan, bumabalik siya agad sa akin kasi nga mabilis siyang mag-focus. Then, ano pa ba yung mga tinuro niya sa akin? May 4K na rin to, 4K, ano, 4K shooting video. Kasi yung iba daw is hanggang 1080 lang. Then, ano pa ba? Tinuruan niya lang naman ako ng mga basic kasi sabi ko rin naman video lang yung ano importante sa akin. Pero syempre, as sa tagal na makakasama ko tong camera na to, matututo naman ako tatry akong i-explore siya by manual kasi ngayon automatic pa lang ginagamit nating preset. So good luck sa akin. So ayun, ang nangyari is meron namang promo pa rin kasi hindi naman nawawala ng promo si Canon. Nangyari, ang naging promo sa akin is binigyan nila ako, pina-download muna pala nila ako ng app na ayan, yung Canon Red, nakikita nyo, itong red na to, yan. Pina-download nila ako ng app na yan. So, pagka-download ko, pina-register nila ako, pinagawa nila ako ng account. Then, pag-register ko, ni-register muna ni ate yung aking camera na nagpa-proof na this camera is a 100% authentic. Sana ba yun? Ayan. Registration. History. Nung Febto niya rin ni-register, then siya is nakapangalan sa akin. Then, ang pinaka naging promo nila sa akin is binigyan nila ako ng 1,500 na GC. Then, diniscountan nila sa akin yung SRP. Ayun na lang ang pinaka naging promo nila sa akin. Kasi kahit anong pilit, tinanong pa nga nila dun sa manager in charge kung pwede daw na ihabol ako. Kasi, kailangan ko rin ng mic. Sabi ko kasi for vlogging. Then, ayun nga, wala. So, wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilit yun. Ito yung pinaka 1,500 na credit ko. Convertible to cash to, ah. 1,500 points, convert mo siya sa 1,500 pesos. So, ayan.
1,500. Alo, ano ba yan? So, ayan. 1,500 points. And marami siyang participating. Hindi lang siya magagamit sa camera accessories or camera related na ano na stuff. Pwede rin siya sa Ayala Malls, SM, Landmark, sa Shopee. Pwede rin siya sa pagkain, Family Mart, ganyan. Pwede siya. Marami pang iba. Kahit mga brand ng sapatos or brand ng damit, meron din dito. Basta nakalagay naman siya lahat. Ayan. Nakikita niya ako yung ini-scroll ko. Sobrang dami niyan. So, ang pinaka naisip ko na lang is gamitin ko tong 1,500 na GC ko sa Video Rode Micro. Kaso, ang wala naman kasing available doon sa SMOA Camera House ng Video Micro na Rode. Ang nangyari, nag-iwan pa ako doon ng number ko. Kaso, hanggang ngayon, wala pa rin daw na stock. Eyo, order pa daw nila. Kaso, hanggang ngayon, wala pa rin talagang stock. So, naghahanap din ako sa internet. Wala akong makita. Then, sabi naman sa akin ni ate, pwede naman ako maghanap sa ibang camera house, sa ibang accessories na ano na covered nitong 1,500. Okay ba yung ano, okay ba yung audio ko? Na ano ako, nababother ako. Mamaya salita ko ng salita, ang hina pala. Kasi hindi pa ako nakakapag-try mag-transport ng videos and photos sa cellphone ko. Bale, ayun nga. So, ayun lang naman yung mga tandaan ko sa sinabi sa akin ni ate. Basta tuwang-tuwa ako nung dinedemo niya sa akin kasi nga sobrang linaw nung camera. And hindi na tayo magtitiis sa ganito. Ang reason ko lang naman din kaya ako napahinga sa pag-video is that sobrang lag na ng cellphone ko. Tsaka matagal kong pinag-isipan kung camera or cellphone ba ang bibilin ko. Kasi kung sa texting and call lang naman din pag-surf, okay naman sa akin to, tong J5 Prime ko. Ang hirap lang is hindi ako makapag-vlog. Oo, sinasabi nila na magtiis tayo sa kung anong meron tayo kapag vlogging, lalo na kapag first timer ka, kapag nagsisimula ka pa lang. Kaso kasi ang case sa akin is hindi na talaga ang labo niya, then ang lag na ng cellphone ko, hindi ko na siya gamit ng maayos. Pero kung surfing lang naman, wala naman akong reklamo. So, I made up my mind na ito muna yung gamitin. Ito na lang yung una kong bilhin. So, ayan nga. Thank you nga pala sa ate ko, sa kuya ko, sa mga kapatid ko na tumulong sa akin mabili itong camera na to. Heart, heart. I love you guys. So, ayan nga guys. See you on my next video. Try na lang natin gumawa ng video. Ang ingin ng pamangkin ko. Na, basta, comment kung anong gusto niya maging video. Pero meron na akong naka-line up na mga video. So, stay tuned. Bye guys! Love you!